Sa ibabaw ng mundo. Tanging kadiliman ang pumabalot dito. Hanggang sa dumating ang isang bathala na may angking kapangyarihan. At sa kanyang pagdating, nilikha niya ang langit at lupa. Kasama na ang mga anyong tubig, buwan, araw at bituin, halaman, at mga may buhay. Ako si Bathala. Isa akong makapangyarihan. Kahanga-hanga, mapagmahal. Isa akong maunawain at mawain, ngunit hindi nag-aatubiling magparusa sa sino mang lumalabag sa kagandahang asa. Gayon pa may madali rin akong magpatawad kung ang nagkasala'y taimtim na nagsisisi. Ibathala ang kinikilalang Diyos na lumikha sa San Sinuko at kumukop sa mga tao. Siya ang pinakamataas sa mga Diyos at Diyosa na katulong niya sa pagpapanatili ng katiwasayan ng mundo. Sinasabing nakatira siya sa kalangitan. Bilang dakilang lumikha at itinuturing na pinakamakapangyarihan ng mga sinaunang Tagalog, tinatawag rin siyang may kapal. Ayon sa mga kwento, si Bathala ay nakapangasawa ng isang mortal na nilalang, ngunit namatay ito sa panganganak. Nagkaroon sila ng tatlong anak na magagandang babae. Sila sina Mayari, Hanan, at Tala. Ngayon na ang takdang panahon upang kampanan ninyo ang inyong bagong tungkulin. Ngunit may pagbabago dahil hindi lang titulo ang pangalaga ng mga diamante. Paghihiwalayin ko ito upang makasiguro na hindi kayo magkakasamaan ng loob. Hanan, ipinagkakaloob ko sa iyo ang brilyante ng araw. Naway ingatan mo ito at huwag mong ipagpalit sa anumang bagay. Buhay ko man ay aking ialay, isinusumpa ko yan sa buong kaharian. Ako si Hanan, ang panganay na anak ni Bathala. Ipinagkaloob sa akin ng kapangyarihan bilang Diyosa ng umaga, madaling araw, karunungan, at estratehiya, pati na rin ang panganganak ng bata at kumakatawa ng bagong simula. Ako ay mahalaga sa panahon ng pagpasok ng bagong yugto sa ng buhay ng isang tao. Ako ay ang kapatid ni Mayari, ang Diyosa ng buwan, at ni Tala, ang Diyosa ng mga bituin. Mayari, pinagkakaloob ko naman sa iyo ang diamante ng buwan. Naway maging delisa ka upang maging karapat-dapat sa kapangyarihan mo ito. Gamit ang diamanteng ito, sisikapin kong maging payapa ang buong kaharian at gamitin sa wasto ang aking kapangyarihan. Ako si Mayari, ang Diyosa ng buwan. Kilala ako bilang ang pinakamagandang Diyosa sa lahat. Ang Diyosa ng pakikibaka, pangangaso, armas, kagandahan, lakas, gabi at ng buwan. Kapatid ko si Natala at si Hanan. Nabibilang kami sa iisang uri. Kami ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihan sapagkat kami ay anak ni Bathala, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Subalit, nanaralaytay rin sa amin ang dugo ng mga mortal dahil sa amin itang mortal. Tala, ang aking bunso anak, ibibigay ko sa iyo ang diamante ng bituin.
magiging makatuwir at tanglaw sa ating kaharian. Hindi ko sisirain ang iyong pagtitiwala, kaya manalig kayo, unahin ko ang kapakanan ng sino man bago ang aking sarili. Ako si Tala, ang Diyosa ng umaga at gabi ng mga bituin. Ako ang nagbibigay daan sa tuwing ikay lumilihis ng daan sa karagatan sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Nilulwalhati nila ako, sapagkat kung wala ako, maaaring maligaw kayo at hindi makarating sa inyo. Sa pamagitan ng aking liwanag, madalas ninyo akong masilayan sa pagsapit ng kadilim. Gayunpaman, maaari din ako silayan sa pagsikat ng araw sa kalangitan. Diyos mabalos, aming Ama. Pagkasunduan nila na magkaroon ng isang labanan at kung sino ang mananalo ay ang masusunod. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagbabaka, nagawang sakta ni Hanan si Mayari na nawala ng isang mata. Nang ito'y makita ni Hanan, siya ay nagsisi at sinabi niya, hahayaan niyang mamuno si Mayari ngunit sa ibang oras kaysa sa kanya. Dahil sa pagkawala ng isang mata ni Mayari, ang liwanag ng kanyang buwan ay mas matamlay kaysa sa ilaw ng araw ni Hanan. Mula noon, nanirahan sila ng kayapa at pinamahalaan ang buong kaharian.